ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills. For the precious things of the earth and fullness thereof, and for the goodwill of him that dwelt in the bush, let the blessing come upon the head of Joseph, upon the top of the head of him that was separated from his brethren. His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns. With them he shall push the people together to the ends of the earth, and they are the 10,000 of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh. And of Zebulun he said, rejoice, Zebulun, in thy going out, and Issachar in thy tents. And they shall go the people unto the mountains, there they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hid in the sea. And of God is said, blessed be he that enlargeth God, he dwelleth as a lion, and teareth the arm of the crown of the head. And he provided the first part of himself, because there in the portion of the lawgiver was he seated, and he came to the heads of the people. He executed the justice of the Lord, and his judgments with Israel. And of Dan he said, Dan is a lion's whelp, he shall live from Bashan. And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favor, and full with the blessing of the Lord, possess thou the west and the south. And of Asher he said, let Asher be blessed with children, let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. Israel then shall dwell in safely alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine. Also his heaven shall drop down dew. Goodbye. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency. And thy enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. Pray Lord, nasa na ako sa inyo mga sabtagin. So we finish the series mga ano, I pray na walayin po ang mga mag-aaral. Mauturo namin dito Lord, or take out namin. I pray na puro niya rin ang pangunawa sa inyong mga salita. Again, kung paano kayo tumutulong sa amin. Pero hindi po kayo lahat ay gagawa para sa amin Panginoon. So hindi namin kung saan kami lulugan. Panginoon, nga salamat sa inyong tulungan na. Tulungan niyo kami Panginoon sa mga bagay. Tulungan niyo po kami ngayong hapon, Panginoon, as we finish this series, Panginoon, kayo pumulong lati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning and good morning. Good afternoon po, Pastor. Good afternoon po. Okay, so paano nagsisiksi ka kayo dito? Ngayon pa dito. Christian, ito ka na. Steven. Ito ka ba, Steven? Tapusin na po natin to. So, kanina umaga, nireview ko na po yung from mga points natin. Again, ang title po nito is The Shield of Thy Help. The Shield of Thy Help. Ibig sabihin, sanggalang ng iyong tulong, pagtulong. Okay? Yun ang kumutulong sa atin ng Panginoon sa lahat ng bagay actually. So obviously, hindi niya ginagawa para sa atin lahat ng bagay kasi nga tulong nga eh. Okay? Di tayo kantinis at ganoon din tayo. Di rin tayo tipong hindi tayo dapat spoiled. Amen? Actually, nung mas mga bata eh, na may mga anak ko, minsan sila na rin yung umaayaw. Minsan, di ba, ayaw nilang aalalaya kasi marunong na eh. Lalo eh, siya na. Gusto nilang takbo siya, saan siya lang eh. Kasi marunong na siya. Pero may mga time na kailangan ng tulong, di niya alam. Pero kailangan tulong. Ganun tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Huwag ka magmamayabang kasi kailangan lang attend tayo ng church. Ako naman ay sinisikap ko po na maabot kayo, ibig sabihin yung mga pangailangan nyo. Sa tingin ko sa inyo, ano pang pangailangan itong taong to? Ito, medyo mahirap mag-focus. Tutulungan ko na naman yan. Diba? Ito, marami pang kahit dapat aralin. Kung saan, natulungan nyo yung sarili nyo. Amen? Amen. Laika, salamat dito ulit. Diba? Ganun po yan eh. Kasi, misan hindi nyo alam na kailangan nyo ng tulong, pero kailangan nyo. Parang mga bata nga.
Kasi mayabay yung bata, gusto niya nang umakyat ng ganyan, kaya umakyat, kaya kung bubaba. Kaya kung may something na mangyari dyan. Diba? Kaya di niya alam na kailangan yung tulong, pero tinutulungan tayo ng Panginoon. So ganun po tayo. So ito po yung part 4 na, tayo po natin yung tapusin kasi na, so far po yung part 1, part 2, and part 3, mga good points lang po yun about helping and getting help. So na natapos na natin divine help, it's obviously ang Diyos ang tumutulong, nabanggit ko na rin. So blessing yung pag tinulungan tayo, okay pag tayo ay tinutulungan, especially ng Diyos. Una sa lahat, dapat nagtutulungan, magkakapamilya at magkakaibigan. Yan. Hindi na, sino yun? I check up 2 hours. Ano yun? I check up. So, ano may alaman natin mo? Ha? Hindi nga tayo pinaboto eh. Hindi mo. Hindi na, hindi mo. Sila magsaksak sa ganyan. Sa iba na lang. Okay, may tuloy. Nainis ako dyan. Anyway, ano ba ako? Wala tuloy ako. Yan yung mga... Sabi dito, yung sa tulong, no? So, katulad niyan. So, tinutulungan natin, tinulungan natin yun. Tapos, sinungitang pa ako niyan. Kaya naasal ako, eh. Ay, hindi ka naka, ano? Hindi ka nagpa-register. Anyway, tayo tutulong kasi maganda ka po yung tumulong, yung nag-aaral natin. Pero, meron tayong mga kinukonsider, yun ang pinag-aaral for the next, for the last three parts. So anyway, may mga time din na isa-isa nyo to. So maganda family and friends, so maganda kaya may friends kayo din dapat, na huwag kayo masumit, inisin mo ako lahat ng tao. Amen? Amen. Stephen, dito ka. Stephen, ito ka ang loob dito. Pwede doon, pwede ka. Then help in times of trouble, kasi nakita natin yung mga pagkakataon, hindi natin alam, kailangan natin ng tulong. So maganda, may tutulong sa atin, and then mga kapatid, nagtutulungan. Even di mo kapatid, maganda, tulungan mo rin, kaya, okay? And then, pero maganda, ang Diyos ang tumulong sa iyo, maganda yung kanyang pagtulong, unique, hindi makapatay ang iba. And then, bumabalik tayo actually dyan, later. And then, yung salvation associated with the help of God, di natin kaya ligtas sa rin, ang Diyos ang nagligtas sa atin, tinulungan tayo. Ganyan po yan. And then, yung mga pagkakataon na kailangan mong humingi ng tulong, di yung hihintayin mo ng tulong ng iba. Di nyo ba nakikita, ganyan, humingi ka ng tulong. Para alam mo rin kung saan ka nakalagay at sila. Okay? At alam din nila kung anong tulong yung tutulong nila sa'yo. Kasi pag hindi, ano na, di ba? Parang yun nga yung nakwento kanina umaga. And then, tama dapat ang panghingi ng tulong. Nakita natin yung examples dito. And then, yung mga kalaban natin, nagtutulungan sila laban sa atin. Dapat kaya lalo tayo, ma-inspire tayo, magtulungan na tayo. Kasi kung hindi, kawawa tayo. And then, yan sa example tayo dito na pag hindi ka tumulong, ito hindi nakakabuti. At kasama ito. And then, so yun, yung mag-thank you. Yun lang yun. Nakalagay dito, acknowledge God. So, pag tinulungan ka, pasalamat ka, acknowledge may tumulong sa'yo, hindi parang wala lang. Buti tinulungan mo, eh, talaga naman dapat mo tulungan. Nangyayari po yan sa panahon natin. Kahit sa Bible, yung naalala niyo sa Romans 1, isa yun sa mga bagay, pag di mo ginagawa, malala ka na. O, kung naalala niyo pa yun. Very basic yung magpasalamat na lang. Amen? Amen. And then, consider mo rin yung capacity nung nagtumutulong sa'yo, may sarili sa problema, so dapat tulungan mo yung sarili mo. Huwag mong ipasalo sa'yo ito lahat ng problema mo. And then, ang Diyos ang maganda sa Panginoon, kaya na tayo tulungan, so sa kaya tayo ultimately hahanap ng tulong. And then, kung sakaling dumating yung panahon, sino ba't wala tumutulong sa akin, napakahirap nun. Okay, isipin mo, bakit? Ang magigit mo, yung bagay, yung ano kasi, hindi nga tulungan yung sarili niya, yung ibang tao, ayun na siya tulungan. And then, last na kanina ng umaga to, magtulungan tayo sa gawain ng Diyos. So, Diyos, kaya na gawin lahat, pero inordain niya na tayo naman ay kumilos.
Okay? So magtulungan tayo sa gawain ng Diyos, hindi kaya ng isang dalawang tao lang yan. At habang tumutulong ka, na-appreciate mo rin yung gawain ng Diyos, and then, masaya. Okay, masaya. May hindi mo sa magkakatulungan. Ayan, and then, yung kay, isa point lang natin yung sa gawain ng Diyos is yung si Tanya rin si Kai, nagtulungan sila kahit parang di appropriate na makalibay siya mag-offer, pero walang iba, tulungan sila, napabuti sila. And then, pwede tayo tumulong using money, okay? Hindi na-elaborate yun, masyadong obvious. But anyway, yung mga preacher especially tumutulong yan, okay? Kung makakatulong sa ibang bagay, so kung pwede natin sa kinakim nga, kung makatulong tayo dun. So medyo lumagin sa inyo yung, di ba, may isang pasto na ayaw ng funeral service kasi nga napakamapabaw, puntahan mo pa, wala kang ano pa doon. Minsan nga, naranasan namin na ipagkompetensya ka pa sa'yo. Sa, may mga kamag-anak na panatik o mga ganun. Eh. Napakahirap nga, pero ginagawa natin yan kasi ano din naman, may certain blessing din dyan, malambot ang puso niyan, matarami natin sila, maraming maligtas yan. So, ginagawa natin yan. So, mga preacher, sana na-appreciate nyo. Amen? Hindi kami nagsasalita lang. Actually, yung mismong salita lang, lalo sa akin, nakapagod na ako, nakapagod. Bukod sa, ano nga ako, matawag yan, introvert, effort sa akin yan eh. Tapos talagang literal, pag nag-preach ka, talagang may mandate na, sumisigaw yan. Kailangan paabot mo yung mensahe, hindi lang yung salita. Pati yung talagang sinasabi ng salita ng Diyos. So madalas kailangan ng pwersa yun. Kaya tinuturo ko sa mga bagong preacher, hindi nakakahiya yun. Alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, kulang pa nga yun eh. Kahit sumigaw ka pa dyan eh. Kulang pa rin yan eh. Yung pag-ibig ng Diyos ko, describe mo yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga kahapon, di ba? So sila, hindi masyadong ano yung mga kaya, okay din yan minsan. Anyway, ganun ang preacher. So, appreciate natin sila. Kung ikaw yung naging preacher, soul winner ka, tinutulungan mo sila. Amen? Amen. Then tayo commanded to help. Meron sa Old Testament. Kaya ginagawa po natin yan. Then, maganda dapat ang lapit natin, lalo sa Diyos. And then, may mga time na hindi tayo dapat tumulong sa mga wicked people. Okay? Tulad nga yung mga kalimos, ano man yan, hindi tayo dapat obliged. No? Unless again, inaalam nga natin malagayan lang. Talaga namang medyo kalapad-dapad din, tama lang. And then may example po tayo last, kanina umaga, yung si King Uzziah, kung saan siya po yung tinulungan lang ng Diyos, ng engineer, tsaka ng mga army niya, banda ko nagyabang siya. So huwag kayong magyayabang pag kayo tinulungan. Ay, iba naman, kabaliktad lang pala niyan, yung masyado kang iniidolo mo naman yung tumulong sa'yo. Ay, ganyan yan. Kaya sa politika, ganyan ang sistema dyan. Alalaanin mo kung saan ka pinulot, ha? Ang mga ganun. So, iba rin naman yun. Kung tinulungan mo ako, kung di pala tulong yan, so parang may something silang big dyan. Kaya nagkakayarin yung mga yan eh. So, tayo, ang balance na pag-take sa tulong, yun nga, okay, huwag kang magmakaawa sa tao. Okay, lagi nasama niyo pa sila yan eh. Kung makaawa sa Diyos, kung makaawa, ito yung tao, kakausapin ng Diyos yan. Kung ayaw niya, huwag mong pilitin, pwede mong sabihin sa kanya, pangailangan mo, pero huwag na huwag na mamimilit, huwag ka rin, mag-expect masyado, huwag kang makikiusap na pasin ang laman yung kaluluwa mo sa kung sino tao, amen? Ganon. So last point, bago tayo sa ating mga main points, dalawa ko pala to. So, parang kanina, huwag mong tutulungan yung mga wicked. Okay? Ganun din naman, huwag kang hihingi ng tulong sa wicked. Baliktaran yan eh. So may example po dito, si Ahaz naman, di masyadong sikat. Okay? Na hari, pero kilala rin to. Loko-loko itong haring to. Okay, anong ginawa niya sa 2 Chronicles 28:16? Hindi nabasahin, pero sabi niya, at that time, did King Ahaz send unto the kings of Assyria to help. Kalaban niya ni Assyria eh. So pero, time na wala siya para napatay sa Diyos, doon siya humingi ng tulong at dahil loko-loko nga, anong gagawin sa'yo nun? Sabi dito, nung verse 21, anong ginawa niya? Siyempre, ganyan yan. Anong bumbayan? Ay, mabait yung bumbay. Konti lang requirement yan. Okay ka na doon. Anong requirement dyan? Usapan rin. Pero, mamalayan mo, laki ng maupuwas yan. Anong nangyari kay Ahaz? Tinulungan. Humingi siya ng tulong, pero humingi ng bayad. Okay? So, ang ginawa niya, siyempre, nadamay pati yung gawain ng Diyos.
So kasi yung temple na yun, kaya dinisenyo ng mga ginto yun, para may itaas nga ang Panginoon nung time na yun, na Solomon. So ang ginawa dyan, at maraming gumawa actually nito, mga hari. So ang ginawa doon, tinuklap yung mga ano, binigay sa, masaya na nga natin. O, tulungan mo kami, o sige, paano ka tutulungan? Anong biro yung sa akin? O, ito yung mga ginto. Hindi, ano naman si Ehas, no? 2 Chronicles 28. Tulungan mo kami, ha? O, ito ang ginto. Ano nangyari sa kanya? Makibasa rin yung ginto. Reuben has took away a portion out of the house of the Lord, and out of the house of the king, and of the princes, and gave it unto the king of Assyria, but he loved him not. Tama-tama ito. Ito, kaya nga tayo ginagawa natin ito, pinipisa natin tama, alalayan natin yung mga tao. Pero diba, lagi sakit ng loob, ng masto, saka ng mga sumusuporta dito, pag biglang binaliwala yung tulong natin. Amen? Nakakasal yun eh. Kasi syempre, kailangan mong tagalan. Kasi kung ayaw nila, gagawin na naman natin sa ibang tao, wala nga namang ano gagawin sa ibang tao. Syempre, yung quality service pa rin gagawin natin. Kaya pag may nakasal sa atin, kinalimutan tayo, pagpapasadyos na natin yun, hindi na natin masyadong iisip. Amen? Amen. Ganun tayo, ha? Pero anong nangyari dito kay Ehas? Nakita nyo ba? So, parang papi na siya doon, oh, tulungan nyo kami, pero ito na yung ginto. Pati gawain ng Diyos, pinakialaman. Alam nyo, kahit sa mga Diyos, mayroon mga ganyan eh. Kasi pastor, asal na asal nun, pero yun nga kasi, mabahit siya, pastor, ayaw ako. Kaya ako dito, marinig nyo talaga yung marinig nyo. Kaya, politiko dyan. Gagamitin pa yung church. Hindi tatagal yan dito. Ganun tayo kasi ayaw natin makipag-ano pa dyan. Tatagal, ganun din naman. Mga politiko, medyo talagang wicked dyan eh. Anyway, itong nag-compromise siya, was it again po? Yeah. Ito, tuluhan na tayo. Ang sabi dyan, but he helped him not. Imagine nyo yun. So, umaasa ka kasi mali yung hiningan mo ng tulong. Ano mangyayari sa'yo? Parang kayo, kung nga, sino bang hiningi ng tulong? Madalas. Nabanggit nga dito ang iba, na humingi ng tulong sa Diyos, yung mga pastor, ang kainuman yan, yung parang kilala doon, mga tama nga yung pera, yung mga pare. Ang pera yan. Kilala kami ganun. Diligyan sila ng business. Isang pa pa. Ewan ko, naging requirement doon. Anyway, pag mali daw, hiningi mo ng tulong, patapos ka. Kaya ang point natin dito, asking help from the wicked will ruin you. Tuloy natin ano pa nangyari ito kay Ehas. After, ayan. Ako na lang, for he sacrificed to the God of Damascus which smote him, and he said, because the gods of the king of Syria helped them, therefore will I sacrifice to them. Okay, Diyos nyo sa inyo. Akala niya, tutulungan siya. Nung siya nagsakripisyo at nagsumamba sa Diyos-Diyosan, ano sabi? That will help me. But they were the ruin of him. And all Israel, yun ang nasakalap dito, pag ikaw ruler ka, damay yung mga nasasakupan mo. For example, yung mga yan, sila kung tayo pastila, salit na labanan na lang natin, tinanggap natin yung Katoliko, di ba? Mga buti lang sila pula-pula, okay, 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 di ba? Ito mga taga-sama, sino? Raha Sulaiman, di ba? Sikat yun, di ba? Salamat sa kanya, naging Kristiyano tayo, ganun ba yun? Mga ano yun, mga corrupt, isa-isa mga anong corruption. So kaya, pumasok yung Katoliko dito, ano nangyari? Damay-damay tayo, naging ruin natin yun. Ibig sabihin, doon tayo nayari. Supposedly, ang kaligtasan, madali sana eh. Alam nyo kung mga, kung maayos na missionary pumasok sa Pilipinas nauna. Tapos, pinatuloy, at tinakiling. Ang dahil maliligtas sa Pilipinas, baka mas maulad pa tayo sa US. Ganun yun eh. Ganun ang pattern po sa Bible. Pag pinapasok mo yung totoong lingkod ng Diyos, magpapalain ka ng Diyos. Amen? Ay kaso, yun. Raha, Sulaiman, kung sino man yan. Ganun nangyari kay Ahaz. Hindi na nga siya tinulungan. At pag ikaw nag-offer ka ng maraming ano doon, hindi ka tinulungan, tapos pati yung gawain ng Diyos, pati yung mga guru sa temple, ano nangyari sa iyo ngayon? Discouraged siya. Pati tao, sabi yan, tanga naman ang mari natin. Ano nangyari sa atin ngayon? So yun na. Kaya again, ang lesson natin dito, huwag kang
Eh, pangako niya, ganyan eh. May mga bakla, magaling niya, mayaman niya sa showbiz. Basta sunod-sunod ka lang. Ano nga niya, magiging iyak, iyak! Magtawa-tawa, in love you, man. O ikaw, bakla ka, role mo, bakla ka yun. O sige. Ah, role mo ngayon, ganyan, di ba? Ganyan-ganyan eh. O, yun ang magiging ruin mo. Loko-loko ka rin kasi. Nagtiwala ka sa Diyos, sinanap mo yung katwira ng Diyos. Hindi ka mapaganyan. So, ganyan tayo, mga Kristiyano. Darating niya sa inyo, mga bata. Nakikinig ba kayo? Darating niya sa inyo. Ngayon, di mo naiisip yan. Kaya nga, in advance, sinutulungan ka na. Kasi may lalapit sa'yo, yan, yung mga estudyante. Oh, gagawin kitang scholar, ha? Pero ganyan, ganito, ganyan. Napahing ka? Ito, magaling to si, nari, si Juliana. Oh. Nag-aaral ka sa Catholic school. Pero sasamba ka rin kay Maria. Napahing ka ba? Nasa inyo yan, di ko pwedeng diktahan, inutuwang mo lang kayo. Amen? So, huwag kayong ala. Yan, kumari, ito. Malala ko tuloy yung wicked people. Nag-solve winning ako sa Marikina, di ba? May dalawa medyo tomboying nga. Yung isa hindi naman. May itsura. Yung isa. Mas nilapitan sila ng mga parang alam medyo matandang ano na. Ang tawag yan, dirty old man. Sabi ba naman? Yung, oh, ano kaya? Ang ganyan. Gusto niya tulong. Ah, tulungan namin kayo. Ganyan. Ito mga tao, hindi marunong. Hindi ko alam kung ano nangyari na sa kanila. Anyway, ano, pag humingi ka ng tulong sa gano'n, ano mangyari sa'yo? Patay ka. Siguraduhin yun, hihingi nyo ng tulong. Kaya sabi ko sa iba sa inyo dito, salamat na rin sa atin humingi ng tulong. Kaysa naman sa iba pa. Amen? Kaya rin nyo, ilagay natin sa lugar. Yung iba, ganun, kawawa itong mga to. Kay Jobs nagtiwala, patay ka dyan. Kay Pastora, Iglesia ni Manalo, patay ka dyan. Amen? Amen. So ganun nangyari kay Ehas, ganun nangyari sa Layman, sino man yan. Patay ka dyan, ang point natin dyan. Last. So anong kabaliktaran nun? Sa Diyos tayo humingi ng tulong. According sa Ezra, balikan natin yung Ezra. Nabangkit natin kanina yan. Nung sila'y pabalik na, nagpatayo na sila ng temple ulit, napahiya na sila, pinarusahan sila ng Diyos. Pero ngayon, may ano sila, pagkakataon na gawin ng tama. Ang sabi po dyan, may basa nyo, ready, go. For I was ashamed to the war of the king and band of soldiers, and horsemen to help us against the enemy in the way, because we have spoken unto the king, saying, the hand of our God is upon all them for good that seek him, but his power and his wrath is against all them that forsake him. Yan, so kung alam nyo po yung kwento again, ha, nang balik na namin ng maga, kaya si Ezra and all Israel, nasakop sila ng matagal ang panahon, di ba? Sabi ko, Jeremiah, 70 years po yan. Pero dumating yung pagkakataon na talagang Diyos ang pumilos. Paano sila papalayain doon? Iba ng Egypt ha, dati nakalayan sila sa Egypt dito naman, sa Babylon. Okay? Or sorry, Persia, yung Babylon, nasakop ng Persia. So Persian Empire na ngayon yan. So paano sila makakalis doon? So, ano nga nangyari? Of course, kinilos ng Diyos si Cyrus eh, yung sinabi sa Daniel. So nangyari, imposible, pero nangyari. Pero ang tanong nga, yung King of Persia ba ang tutulong sa inyo? Dapat? So kung siya yung tutulong sa iyo, parang ang tuto na doon. So, kaya malinaw po yung kwento sa Bible, talaga ang Diyos ang pumiglis doon. So kaya maganda kay Ezra, na naintindihan niya na ang Diyos ang tutulong. Kaya sabi niya, I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way. So may kalaban sila. E pumira yung King of Persia, sila na kaya nagbayad ng mga woods, yung mga ano lahat, sila na eh. Kaya sabi niya, hindi na ako ano doon, sabi niya, sinabi niya ito sa hari ha, malakas na yung loob dito, sabi niya, the hand of our God is upon all them that for good that seek Him. Ang Romans 8:28. Amen? But His power and His wrath is against all them that for... And anong point ko dito, huwag tayong humingi ng tulong sa tao lang. Amen? Kung may tumutulong dyan, okay, salamat. And ultimately, sa Diyos tayo humingi ng tulong. Kaya sinabi niya yun eh, salamat, tinutulungan niyo kami, pero ang nagtiwala namin sa Diyos talaga. Amen? Amen. So this time ay, nakailang minutes na ako? 27. Okay, tama-tama lang to. Mayroon akong 10 points. Sana matapos natin to. So yun, binasa natin kanina, balik tayo sa Deuteronomy 33. Ang kwento po niya is, alam niyo na, di ba? Israel, naalipin sa Egypt.
Kaya nakalis na sila doon. So ngayon, si Moses na nag-lead sa kanila, later si Joshua. So bakit yung binibless yung children of Israel? Kasi nga, again, sabi nga nila, yung words of the dying man is important, di ba? Kaya bless niya, so may pagkaano to, kung naalala si Jacob, bless na rin yung 12 tribes, yung anak niya. Kaya ito, mga tribes na talaga to, wala na yung mga original na tatay nila, si Judah, Reuben, wala na yun eh. Binibless niya dito yung mga tao na. Yung mismo mga tao, yung mga leader nila. So, kaya nakita natin dito sa chapter na to, kung paano sila ay tinulungan ng Diyos. Okay? So, isa-isayin natin, ano yung makukuha nating lesson dito. Okay, so, isa-isayin natin sa 2 to 5. So, alam nyo na, 12 times lahat yan. In-include mo si Levi, pinag-iwalay mo si Manasseh, saka si Ephraim, 13 yan. Okay? Anyway, ang blessing kay... ito muna yung parang ni-review niya anong ginawa ng Diyos para sa kanila. Okay, so may nang sabi dyan yung okay, mahal niya yung tao niya. He loved the people, all his saints are in thy hand and they sat down at thy feet, everyone shall receive of thy word. So point number one, paano tayo talaga hahanap, kukuha ng tulong, at magbibigay. So number one, sabi dyan, fire in law out of them, nabanggit yung salita ng Diyos. Kasi kung binebless na sila ni Moses, ano yung magiging process mo? Siyempre mga blessing na ito, yung gawin nyo, ito yung huwag yung gagawin. Pero pinalala sa kanila dyan, una, yung salita ng Diyos. Okay? Kasi sinabi yung fire in law, alam nyo yung kwento doon, di ba? The 10 commandments, at marami pang iba, binigay sa kanila. Yung point number one nito is, it should be, para tayo tutulong at hingin ng tulong, it should be according to the instruction of the Word of God. So, binanggit din actually doon na kung paano ko tutulungan, yung magkakapatid, yung naalala nyo yung pinalaglag kesyo yung ano mo, yung high ace mo nalaglag, sino yung tutulong sa'yo? Hindi, mga hayop sa kanila nun eh. Tulungan mo, kahit kalaban mo yan, tulungan mo. Yung mga ganang instruction pa, nandiyan sa Old Testament. Ganun po tayo din. Tulungan mo sila. Pero according sa salita ng Diyos, nabanggit natin kanina, hindi mo kailangan tulungan yung mga loko-loko, mga tulungan dapat. So, ang pinaka-general statement natin dyan, tutulong ka o hingi na tulong, dapat according sa salita ng Diyos. Amen? Kasi pag hindi, magkaka-either abusuin ka, abusuin mo siya, ganyan-ganyan eh. Yun yung mangyayari dyan. So, bandang huli, sira-sira tayo. Tayo-tayo magkakasira kasi ano nangyayari na. Ganon, hindi natin inalam. Ano ba yung sinabi sa salita ng Diyos? Magtulungan lang. Ano, komunista na tayo? Ganon ba? Or, so, yun yung gusto ko nang sabihin dyan. Okay? Sabi pa dito sa C, sabi dito sa verse 5, and he was king in Jeshurun. Pag sinabi Jeshurun po is another word lang yan, another na tawag sa Israel, okay? Dahil nyo yun, ha? Hindi mo alam kung saan nakuha yun, pero yun ang makikita mo dito. He was king, sinong king, yung Diyos, in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together. So, point ko na naman dito, so paano nga tayo ngayon may instruct salita ng Diyos? Ngayon, tayo, bago tayo magtutulungan, dapat nandito tayo. Amen? Kasi, gusto kong point dito, ginather sila dito eh. Pwede naman silang kausapin ng isa-isa ng Diyos. Napansin niyo ba yun? Ba't hindi tayo lahat kausapin ng Diyos? Okay, parang download. Anong lesson for the day? Download ka na lang. Ba't mo kailangan pumunta dito? Gintong style ng Diyos. Dati hanggang ngayon. Amen? Amen. Gusto natin magkatulungan? Humingi tayong tulong sa Diyos. Dito tayo sa church. Alamin natin sinasabi ng salita ng Diyos about these things. Hindi yung titingnan natin sa ibang tao, ano mang ginagawa nila, kapautangan nyo, walang personal attachment yun. Basta ano lang, yun nga, talagang, ano yan, tawag yan, utangan yan eh. Alam nyo ba yung pautangan, tsaka yung mangutang, pautakan yan. Nakawan yan, parang ganun. Hindi tayo ganun. So according sa salita ng Diyos, doon tayo magtutulungan. Amen? At ang gusto ko sabihin na ito yung best way ng instruction dito sa church. Sabihin niyo, pwede naman pasto, i-download ko yung sermon. Hindi ka makapag-participate doon pag hindi live. Amen? Ganun dito. Ito the best.
Punta tayo dito, sama-sama dito, makikita ko yung tsura nyo, di ba? Kung nandyan lang kayo sa YouTube, wala eh. Ay, natuto naman ako dun eh, pero hindi ka tulad dito. Okay? So dito tayo kumuha ng instructions sa church, so gathering together. Next is, paano tayo magkakatulungan? Sa verse 6, sabi dito, blessing kay Reuben, let Reuben live and not die, and let not his men be few. So ano yung blessing dyan? Paano tayo magkakatulungan? Alam nyo ba, ang pinaka-blessing dyan yun na is buhay. Sabi niya, di ba? Live and not die, and let not his men be few. So, second, nabanggit natin ka last time. Pag mas, kung yung tapos ko pa, natapos ko na si Judges din, saka sa Joshua, ang malaki ang inheritance sa kanila, sino? Kung natapos yun sa Bible quiz, di ba? Sino yung maraming anak? Ganun po yan. So, dapat pala, mag-anak ka ng gusto para pag umani ka na ngayon, di ba kahit ngayon eh. Ngayon daw, dahil dami na matay sa bakuna daw, yung population ng Pilipinas bababa. Kasi ang dami na matay, tas konti yung pinapanganak. Alam niyo ba yun? Nabanggit ko na sa inyo last time yun. According to data yan. So ano mangyayari? Ganun sa Japan, ganun sa China, yari tayo. Tapos tayo dyan. Ang lakas ng isang bansa sa bilang nila. Balik tayo ngayon sa church. Mahirap magtulungan kung konti tayo, di ba? Imagine nyo kung marami tayo. Marami makapag-contribute, maraming talino dyan, di ba? Sa dahil dyan, ganun yun eh. Parang di mo kailangan minsan sa amin. Sa dami nakita nyo, di ba? Youth pa lang yun. Nung andun kami, minsan di mo kailangan pumunta sa doktor eh. Kausapin mo lang yung mga nanay ng lima dyan, nanay ng apat, nanay ng ano. Ay, sisipin, ikag. Ah, ganito lang yan. There is strength in numbers. Amen? Yun ang point number two. At hindi lang basta number, dapat yan mga saved. Huwag kang magtatanong sa mga unsaved. Lalo spiritual matter. Amen? So yung number two natin, gusto yung magkatulungan, mas maganda, marami tayo, maraming saved. Pag marami, magkakatulungan tayo dyan. Amen? More people we have, the better help we can give and get. Give and take yan eh. Eh, so good to be pera ko eh. Wala akong mapagbigyan. Eh, kung nasa church ka, marami dyan pwede ka magtumulong. Amen? Ganun din naman. So again, huwag kayong ano, ha, nauna na yung according to salita ng Diyos eh. Huwag kayong mangungutang dyan, yung sinabi sa akin. Ang dami na nasira dyan so, sa mother church. So pang mga ganyang bagay, again, wala tayong obligation sa ibang tao dyan. Pero kung talagang kailangan, sabihin nyo man lang kay Pastor Eme, pang yung tatapot kaya wala na si ganyan. Yung pala, na-offend ako kanino. Amen? Amen. Number three, paano tayo magkakatulungan no? To get help and give help? Ay Judah naman. Ito yung blessing kay Judah. It is the blessing of Judah and said, hear Lord, the voice of Judah and bring him to his people. Let his hands be sufficient for him and be the one help to him from his enemies. Okay? Ano yung point natin dito? So una, parang kanina, dapat sa mga ligtas siya humingi ng tulong. Sabi siya, no? Unto his people. Hindi tayong hihingi tayong tulong sa ibang tao, hindi pa tayo humingi ng tulong sa mga kapatid natin. Amen? Amen. Doon muna sa kanyang mga, sabi siya, no, brethren. Dito sa verse, dito. Ngayon na ngayon, unto his people. Yan ang maganda. Ngayon, sabi nito, be warned of enemies, best way to give and give help from enemies is to be with the flock. Ay, sorry. Tama. Ang maganda, yung example natin lagi, pag nasa church ka, meron ka agad tulong eh. Alam niyo ba yun? Meron tutulong, nalaman yung, yung ano, makalagayan mo, sinabi mo lang, please pray for me, ganyan, ganyan. Nakakatulong sa'yo. Bigla, bigla, as in prayer agad. Eh, paano kung wala ka sa church? Diba? Mahihiya ka, yung iba naman, gano'n, pupunta sa church, naalala doon si Pastor. Si Pastor, gano'ng kwento eh. Naalala lang ang church, kung may pangailangan. Pamit ng gano'n, no? Kung ikaw na rin mismo yung mahihiya. Kaya gusto ko sabihin dito, ang point natin number three, get close proximity to the source of help. Gusto mo ng tulong? Gusto mo makatulong? Doon ka dapat. Hindi yung wala ka doon. Mahirap humingi ng tulong pag wala ka doon. Diba, kung imagine nyo na lang, kunwari, parang kahapon, isusi, nawala. Hindi lang, malapit dito, may taxi. Imagine mo kung malayo pa si iba, nasa JJX pa, paano yun?
Okay, another example yun. Pero dito sa church, paano ka ano, madaling humingi ng tulong? Andito ka. Hindi yung wala ka. Men, simple lang yun. Basta, maganda, kung makakatulong ka, humingi ng tulong, dapat andun ka sa source ng help, which is sa case natin, yung church. Next, verse 8 to 11, ito naman si Levi. Medyo mahaba yung kay Levi. Hindi ko na ulitin, sabi lang dyan. Si Levi kasi siya yung maglilingkod nga, especially sa mga bagay patungkol sa Diyos. Amen? Yung mga ibang tribes, mga secular, okay lang yung maging masipag, magtanim, magkung ano man yan. Okay na sila eh. So, si Levi, special yung kanyang trabaho kasi yung kanyang trabaho may kinalaman, spiritual, at makaka-affecto ng gusto sa ibang tao, especially sa buong Israel. Okay? So yan ang sinabi dyan, basta maging banal daw kayo, magtrabaho kayo, yun yung sabi dyan eh. Okay, strive, and then, hanggang 11 to, so ito yung mga judgment, dapat alam niyo yung law ng Diyos, okay, yung incense, kailangan mo yan, burnt sacrifice, bless the Lord with substance, accept the words of His hands. So, point natin dito, make the necessary, again, ang topic natin, para tayo matulungan, makakatulong, parang point natin kanina, make the necessary an unacceptable work. Ganyan po yan sa kanila eh. So, paalala ko lang sa inyo, si Levi, mga Levi siya, especially mga priests, kasi sila kumuha ng pagkain, mainly. So, meron silang sariling yung flock, dahil mauubos yun. Kasi wala silang katulad ng mga lupa, katulad ng ibang tribe. So, saan yung talagang, ano sila, makakaasa silang, hindi sila mawawalan? Ano yung trabaho nila para sa Israel? Mga bagay na patungkol sa Diyos. So, isa yun, mga offering ng mga kababayan niya. Pero sila yung magtuturo sa mga tao. So, kaya ang gusto ko sabihin dito, gusto mo ng tulong, magpakabanal ka, lawful, tsaka gawin mo ng tama yung dapat mong gawin. So, ganun din tayo ngayon. Kung ikaw ay ihingi ng tulong o makakatulong, parang di ka abusuhin at di ka rin makabuso, according sa word of God, parang point number one. Pero dito kasi, magpakabanal ka, ibig sabihin, ang sarap tulungan ito kasi alam po, hindi niya gagastusin. Sa case ko, kunwari, kayo, kunwari, nag-attest na kunwari sa aday iba sa inyo. Hindi kayo mag, ay si Pastor, pag na ano lang yun eh, nanginginom lang yun, pambababae lang yun. Hindi ka na magbibigay, di ba? Hindi ka magbibigay, sayang lang. Unlike, kung alam mo, pag nagbigay ka sa church, gagamitin niya sa paggawain ng Diyos, mas maraming maliligtas. Ayaw mo ba nun? O syempre, gusto mo nun. Pero ngayon, kayo, nagbigay lang ang filet dyan, okay lang. Amen? Amen. Kapo, may nagbigay pa pala, may blessing din pala ako kahapon. Parang may bigay na lang ng sino, hindi na lang, hindi ko lang sino eh. Parang happy holidays pa eh, kasi matagal na yun. Ay, ba, gusto ito. Blessing, amen? Amen. E, paano wala silang tiwala sa atin? Eh, Pastor Reyes, di ba kasi pinaggagawa, wala namang ginagawa yan dun eh. Basta may sinasabi siya dating ganun sa iba eh. Kasi may, nag-mission daw, wala man lang may report na naliligtas, nababaptize, wala lang, andun lang siya. Natutuwa ba kayo, support niyo ba yun? Parang tanga kayo nun, di ba? So again, gusto mo ng tulong, gawin mo lang yung tama. Tindihan niyo ba yan? Next! Ano tayo? May Benjamin tayo. And of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell in safety by him, the Lord shall cover him all the day long, we shall dwell between his soul. Ang ganda naman ng kay Benjamin. Ano yung napansin nyo? Beloved of the Lord. Beloved of the Lord. Alam ano ha. Pero later, may baklayan ba dyan eh. Dilata. Kaya ang point number 5 natin, ano? Para tulungan ka at makatulong ka, kinuha ko lang dyan yung beloved of the Lord. Ibig sabihin, maganda pala. Ang sarap mong tulungan kasi andun yung relationship, okay? Point number 5, do it in safety of a loving relationship. Hindi ka mag-aalangan na tulungan yung kapatid kasi mahal mo siya eh. Kung hindi ka man mabalikan, kung anong mangyari sa kanya dahil mahal mo siya, hindi mo na napilitin. Tulungan na tayo, amen? Ganun din naman, hindi mo siya utangan, tapos utangan mo, tapos hindi ka nabayaran. Kasi walang pakialam dyan eh. Ganun yung pag wala yung pag-ibig na yun, ang hirap, magkatulungan. Bandang ulit, tisuran. Ganun ang nangyayari. Ayoko na sa church. Ganun po ang nangyayari. Napakadalas. Kaya ang gusto natin magkatulungan para safe tayo kasi nagmamahalan tayo. Amen? Amen.
Trust is built when there is a genuine love between those that give and help. Ganun po yan. Kaya kahit po sa level namin, lagi sinasabi siya, sinasabi ko sa inyo to, basta ginasabi niya sa amin yan, sila, basta maraming kaibigan nyo sa abroad. Hindi siya nakakaingit eh. Pero ganun. Pinusupport lang siya, no? Sige, Pastor Lee, so, ano kailangan mo dyan? O ito, ganyan. Nakakaingit, di ba? Sa dollars yun eh. Pero okay lang, ganun talaga eh. Salamat, amen? Ba't ganun? Ba't kaya ako? Pastor na kaya ako. Subukan mo. Sa palagay mo, madali. Ganun po yan. They don't care. They just give. Kasi andun yung pag-ibigan. Amen? Amen. Next. Paano tayo magkakatulungan? Ito, sa 8 to 11, ano ulit ah, malito. Basta kay Joseph, Manasseh, and Ephraim, dito 8 to 11, ito ay 13 onwards. Okay, sabi naman dito, si Joseph, si Manasseh, tsaka si Ephraim, ang pagkakapareho po niya kasi, si Manasseh, Ephraim, anak ni Joseph. Amen? So kaya pag-iisay na siya dito sa end of Joseph, he said, blessed of the Lord be his land for the precious things of heaven. Yan yung bigatan din na precious things. For the Jew, the deep of the couch and beneath, the precious na naman, fruits, brought forth by the sun, and the precious things na naman, put forth by the moon, and the chief things. So chief, precious, ibig sabihin, mga mahalagang bagay. Ancient mountains, and the precious things na naman, of the lasting hills. Ano pa siya dito sa 16? For the precious na naman. Kaya yung isang anak ni Pastor, precious pangalan nun eh. Things of the earth and fullness thereof and of the goodwill of him that dwelt in the bush. Let the blessing come upon the head of Joseph and upon the top head of him that is separated from his brethren. His glory like the first thing of the bullock. So parang puro blessing to. Sabi niya, ang ganda ng mga blessing ni ano. Umikita siya, nagbubunga. Okay, yung mga lupa niya. Yung mga hayop niya, dumadami. Okay, yung kambing natin, kailangan mga dagdagan na. Kaya natin yan, ha? So, binanggit dito ngayon, okay. For the ends of the earth, and they are the 10,000 of Ephraim, and they are the 1,000 of Manasseh. So, yung sabihin, yung blessing ni Joseph, kuha ng kanyang mga anak. So, anong point natin dito? Para tayo magkatulungan, ano? Ang daming binanggit na precious things, precious things. Ano yung precious? Mahalaga. Anong gagawin sa mga bagay na mahalaga? Yung tanong. Ha? Pahalagaan. Nakuha niya, di ba? Kaya minsan ako, may blessing tayo dyan, sakit, di ba? Salamat, amen? Tingnan ako, wow, salamat. Kaya nakita ng mga taga-main, salamat, ang ganda ng sakit niyo, amen? Ay, meron din ito, pero yan, pangharabas yan eh. Blessing yan, amen? Anong gagawin natin sa sakit yan? Pag sinasarado natin, tapos papasok tayo, may etchas-etchas yung ganun ba gagawin natin? Point number, kung gusto nyo pagpalain at matulungan kayo at makatulong, anong gagawin nyo? Yung mga bagay na pinagkatiwala na mahalaga ng Diyos, anong gagawin natin? Recognize and take good care of precious things. Amen? Andiyan nyo eh, walang problema sa Diyos yan. Pero ngayon, ang problema, kaya hindi tayo magtulungan kasi yung precious things ko, nilustay mo. Ito kayo, kayo yung precious kayo sa akin. Amen? So sana hindi tayo hindi kayo mag-away dito, magsiraan pa kayo. Pag nakikita ko kayo, masaya na ako eh. Ang isip ko lang, ito sana hindi mawala sa church. Ito hindi mawala, sana magtapat sa Diyos. Sana, ganyan, pag nakikita ko kayo, isang ganyan po lang. Amen? Lahat kayo, maganda po kayo sa akin. Amen? No, totoo po yan. Nakala ko dati si Pastor, ganyan din ang bukang bibig niya. Nakala ko minsan, nambubola lang. Totoo pala yun. Pag ikaw niya yung Pastor, lahat ng dinagdag ng Diyos dyan, precious sa'yo yan, ayaw mong mawala. Amen. Anong gagawin ko? Para kayo magtiwala din naman sa akin, pahalagaan ko kayo. Amen? Amen. Ganun din kayo ngayon. Amen? Amen. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako sa nagyayabang, paglilingkod natin sa Diyos dito sa church na to, mataas ang standard natin. Sasayangin mo ba yan? Sa inyo na yun. Maghanap kayo ng church dyan na katulad natin. Meron din dyan, I'm sure. Pero hindi ganun kadali. Hindi kayo madadali yan maghanap. Karamihan dyan, nag-compromise na kay Pastor Baptist Day. Ito naman kay Pastora. Ito naman, kanina nag-compromise yan. Mga pagpapogi lang. So sana, pahalagaan natin. Amen? Amen.
recognize and take good care of precious things na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi ka mahirap tulungan pag ikaw nag-iingat ka. Amen? Diba, pinahiram ka ng sakyan. Hindi, okay lang. Sige, hiramin mo ulit. Basta alagaan mo. Huwag mo ilaglag sa bangin, ha? Diba? O kaya ano pa ba? Ano naman yan, tricycle. Ano naman, hindi mahirap. Alamin mo lang na importante sa kanya yan. Parang kanina, mayroong sosyo, mayroong sosyo na dito. Pera yan eh. So, kaya nyo sa pera, pinahalaga nyo yun. Importante yun. Eh, okay lang yan, bahala na kayo ba dyan, mawala man yan. Ako, patay ka, di ka na ulit tutulungan. Pag ganun ang attitude mo. Yung mga mahalagang bagay, bukod sa pera, mahalagang bagay, tiwala. Wag mo sisirain, patay ka dyan. Amen? Amen. Amen ba, mga bata? Next! Ilang minutes na ako? 48. Oh, naipan time. Next is, Zebulun naman. And of Zebulun, he said, Rejoice, Zebulun, in thy going out, and Issachar, in thy tent. So, pinagsama na sa Zebulun at Issachar, hindi nagkakamali, magkapatid dyan. Hindi ko alam pa rin kung ibig niya pa, kay Zilpa. But anyway, anong next point natin? Rejoice! Alam niyo, sino yung masarap tulungan at saka tumutulong? Diba, sabi ni ng Panginoon, using Paul, diba? It is more blessed to give than to receive. Maganda yan. Kasi pag tumutulong, masabi nga nila, maganda na ikaw tumutulong kasi ikaw tinutulungan. Kasi pag ikaw tinutulong, kasi maraming kang pangailangan, diba? Hindi ano. So, mas maganda na ikaw tumutulong. Amen? So, ngayon, dapat, gusto ko na sabihin dito, do it with joy. Tapos, tutulong ka, huwag yung ano, wala pa nga, inaano mo eh. Pinipintasan mo na eh. Diba? Kahit yan, panagtutulong kayo sa kung saan man yan. Tulungan mo lang siya, tansyahin mo kung ano siya, ang kayanan niya. And then, para masaya tayo pare-pare. Ay, natulungan ako, salamat. Yan, kwento ko kaninang umaga sa inyo. So, man, ganun kwento sa akin yan eh. Nakaano sa akin yun. May mga naintindihan ako na kasi, again, ako yung inaka niya, diba? Katulig ako dati siya, ganyan. So, pag nagkukwento siya sa akin nun, ako, ano, ganyan, wala akong pera, tinulungan ako ni brother, ganyan. Ano, go? Isip ko lang, okay ah. So, pero may naubuo na sa akin, ganito pala yung magkakapatid. Amen. Mas masaya pa yun, nakatulong siya, ganyan-ganyan. Medyo kahapon nga, di ba? So, yun. So, gusto lang nyo maging masaya yung mga young people. Sige! Ang maganda dun yung timing, doon ako natuwa dun eh. Di ba? Hindi niya sinabing, oh, may price na ganyan. Hindi ang dami sumali. Eh, yung iba ayaw sumali, katulad ng iba sa inyo, di ba? Yeah, ano naman, napahiya pa ako dyan. Eh, iba, hindi nagkalangan. Ayun, may blessing. Amen? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, pag nagtutulungan tayo, dapat masaya tayo. Amen? Again, sabi sa Bible, they that lend to the poor, lend to the Lord. Alam niyo ba yun? So yung pag ikay nagpautang sa mahirap, para ka nagpautang sa Diyos. Ang maganda doon, pag nagpautang ka sa Diyos, sigurado babalik. Yung iba nagpautang, wala na eh. Hindi na babalik eh. Pag sa Diyos ka nagpautang, sigurado babalik yun. Nalala ko lang yun. So, again, do it with joy. Huwag kang be happy serving the Lord. Mag-sacrifice ka dyan. Yan, sabi kasi dito, they shall offer sacrifice of righteousness. Isa yan sa mga blessing kay Zebulun at kay Issachar. Pero obviously, yung sinasabi dito ang sacrifice, hindi mo lang yung sacrifice lang ngayon. Pero sa panahon natin ngayon, sa New Testament, lahat po ng ano ng sacrifice offering sa New Testament, alam niyo yung ano, obviously wala nang hayop na pinapatay. Wala na. Lahat yun ay yung ganito. Spiritual sacrifice, spiritual service to the Lord. So, dapat, masaya tayo, amen? Amen. Dapat paano hindi kayo masaya? Hindi masaya nyo. Yun ang sinasabi ko dito, problema. Yun ang problema kasi pag hindi ka masaya, nasa church ka nga lang, salamat nandito, hindi ka masaya. Masaya po ako, baston. Eh ako po, hindi ako magaling, alam nyo ba, hindi ako magaling patawa, natuto lang ako eh. Ano, totoo lang, ang hirap ng Christmas nandito, nag-joke ha, tumatawa, di ba? Kasi nga, ewan po, kasi iba siguro, nag-gift is bilang ano, nag-expect masyado. Hindi naman tayo tingkod. Anyway, kaya ganun po ha, pag naglilingkod ka, again, nagtutulungan tayo sa church. So, dapat masaya. Gawin natin yung masaya. Pastor, hindi nga ako masaya eh. Baka hindi ako bayaran eh. Yun nga, you lend to the Lord.
So, yun nga, gawin ito muna ng talino. Amen? Amen. Yung talaga natulungan, yun ang masaya. Okay. Anyway, next, tatlo na lang. Paano tayo magkakatulungan? Pero may kinalaman sa verse 1, point number 1, saka yung sabi ko kanina. So, 4, no? Pero basahin natin kay God. Sino si God? Ano yung anak si God? Malala. Leia ba si God? At Luke Kamet. Sino na? Leia tayo. Anyway, and of God, he said, blessed be he that enlarged God, and he dwelt as a lion, and tear the arm with the crown of the head. Ano napansin niyo doon? Blessed be he that enlarged God. Kasi may enlarged, ibig sabihin, para siyang tinutulungan niya si God. Okay? God yan, ah, God. Ni God. And he provided the first part for himself because there, in the portion of the lawgiver, was he seated, okay? He came with the heads of the people, he executed the justice of the Lord and his judgment with Israel. So, parang sinasabi dito, magaling si God sa pag-execute ng judgment. Kaya point number 8 natin, paano tayo magkakatulungan? In addition pa sa nabanggit na agad sa 4 at sa 1, ang dito, point natin is execute judgment for all. Justice for all. Amen? Ibig sabihin nito, amen ba? Amen. Sa Tagalog po ay dapat patas. Amen? Parang ganun nga, nagkatulungan kayo. Parang hinututan mo naman, kawawa naman yung isa. Ay, dapat, okay lang sa iyo. Kasi ganyan kayo. Hindi ganun. Pag sinabing justice, lahat yun ng party. Patas. Either ikaw yung nagpa-tumulong or tinulungan. Pag kayo tinulungan, okay lang yan, may mayroon, o kaya ano ba. O dapat lang tulungan mo kasi yung nangyari doon sa US ngayon, eh, mga minority ang tawag doon. So pag ikaw doon yung bakla, dapat mas maraming pabol sa iyo, mga babae, pabol dapat sa iyo yung batas. Tama ba yun? Hindi yan ang nangyari sa justice doon. So nangihingi sila ng justice yung mga natawag na minority, but nang huli, ano, sila naman yung pinaburan. Alam nyo ba yung sa Bible yung paggamit ng word na respect of person sa mga mahirap inuna yun eh. Napansin ko yun eh. Kasi pag sinabi respect of person, madalas yung mga matalino, yung mga mayaman, mga nasa official, ganyan. Kasi yung sabi ng respect of person, yung ginagalang mo siya, ay, huwag gagalawin niya, anak na ganyan yan. Pero unang use ng respect of person sa mga mahirap. Kasi yung sabi kasi, nangyayari talaga yun. Eh dahil mahirap yan, huwag mo nang ano. Ay, nagnakaw yung mahirap, okay na yun, mahirap na nga siya eh, okay lang, hindi ganun. Kaya number 8, para magkatulungan tayo, tama yung pagtulong natin sa iba, dapat may hustisya. Pailali natin yung hustisya. At yun ang gawin natin. Amen? Pag talaga nakita mo, inabuso yung si kapatid, meron sa amin ito, mabait kasi. Hindi na, marunong. Dapat kasi mabait ka, marunong ka rin. Kasi abusuhin ka, pag inabuso ka, bandang huli, umukulo na pala yung dugo mo. Hindi mo rin hindi ka rin makakapaglingkod sa Diyos na ang maayos. So magiging bitter ka, di ba? Baka maging ano ka pa dyan. Mga kalabot sa pelikula, ganito. Yung so, bad scientist. Kasi ginawa na ko ng mali eh. Kasi sabi, okay lang yung huwag kayo papaabuso. Man, hindi na gets sa iba. Anyway. Second to the last. Paano tayo magkakatulungan? Kay Dan. And of Dan, he said, Dan is a lion's whelp, he shall live from Bashan. May point ba dun? Anong point dun? Tumalun lang. Ang point natin ganito, minsan, help from those that know the way can give you the boost lift that you need. Okay, ganito yan. For example, yung paano natin na tutulungan katulad yung mga bata? Ayan, di ba? Nabigyan ko kanina. So, tutulungan ba yung mga bata? Puro ka Bible jam o aral na lang. Eh, kung bigyan mo na lang pera yan, ba't nilang ganun? Ha? Parang pantawid pamilya.
Ang tulong talaga itutulong sa mga bata, talino, dapat tumalino kayo. Ma-establish yung fundamentals ng katotohanan ng Diyos sa inyo, sa puso niyo, sa utak niyo. Alam niyo ba yun? Kaya ginagawa natin kasi ako, ganito lang ha. Maraming gumagawa ng church ito, ganito ginagawa nila. Kaya yun ba, papakita lang sa mga tao, tumutulong kasi mga mahirap. Ganyan yan, kahit sa person, dami yan. Hindi sinasakyan yun. Dahil tumutulong kasi mga mahirap, dapat tulungan nyo rin kami. Ganun yun. So, pag ganun yun. Alam na pag-usapan kanina po baga, foundation, di ba? Head chapel. Hindi tayo ganun. Kung gusto mo silang tulungan, parang yung kinuha ko lang dito, yung that he shall leap from Bashan. Isabihin, boost. Isabihin, kung gusto mo siya matulungan, tulungan mo siya, yung makakatulong sa kanya talaga, na para siya baka leap forward. Amen? Amen. Yung talagang tulungan mo siya, tuluan mo siya, tulungan yung sarili niya. Para palakasin mo siya, para siyang lion daw dito, or lion's whale. Huh? Ano yung lion's whale? Mga batang lion yan. Pero pag yan ay lumusog, lumakas, tutulungan niya yung sarili niya. Amen? Yan number 9. Ulitin ko lang yung number 1. It should be according to the instruction of the word of God. Number 2, strength is number. There is strength in numbers. Ang maganda, maraming mga saved. Kakatulungan tayo. Number 3, get close proximity to the source of help. Then make necessary an acceptable work. Number 5, do it in the safety of a loving relationship. Number 6, recognize and take good care of precious things. Number 7, do it with joy. Number 8, execute justice for all. Number 9, actively seek help. Ito yung gusto ko sabihin dito. So, dapat kayo mga bata especially, magsabi kayo, ay, kailangan ko na tulong. Anong tulong? Sabihin mo agad kasi, eh, paano yan? Katulad nung supporter na, sabi nila, marami siya na tinutulungan, di naman tayo. So, ako, ayun, hindi ko pagawain pala ito eh. So, baka pumunta na rin ako sa ganun, ano, alay mo, di ba? Eh, sa akin, hindi pa ako ganun na, ito po yung kailangan namin tulong. Kailangan namin isang video para, tingnan mo, kung darating tayo doon. Okay. Hindi, inaano ko rin kasi yung kakayanan nila, di ba? Sabi nga sa inyo. Ano bang kaya nila? So sabi nila doon, noon ba na tao lang din naman sila, pero malaki kasi ang ano doon. Pero, parang na-mix up ako dito. Pero, ang gusto ko sabihin dito, seek help early pala. Ibig sabihin, kayo mga bata, nakikita nyo na, nakailangan nyo ng tulong, humingi na kayo ng tulong, hindi yung mamatay na kayo sa akin, humingi ng tulong. So, kailangan ko ng tulong, stage 5 cancer na pala ako. Ano ganun ba? Kaya maghihiwalay na kami. Diyan na, maghihiwalay na kami. Gusto, tulungan mo kami. Ano nagagawa ko pa? Kaya, gusto, bundis na po ako. Nagagawin ko. Wala na. Di ba? Kaysa, para nagtanong ka na ng ganyang edad nyo. Hindi yung pag, ang hirap mo ng tulungan. Okay, so last. Nakailan minis na po ako? Okay, basta huwag yung sabihin yung minutes. So 1 hour, last, kay Naphtali, or Naphtali, pareho ang acceptable po yun ha. And of Naphtali, he said, of Naphtali, satisfied with favor and full of blessing of the Lord, possess thou the west and the south. So ang ano dyan, ang ating point, napansin niyo dito, siya ay pinaburan at full of blessing. So ang point natin, kung ikaw ay point, kung ikaw ay pinagpala, magiging natin kanina ito eh, use the favor or blessing given to you to give and to get help. Amen? Amen. Sabihin sa Tagalog, kung pinagpala ka talaga, eh, magtumulong ka na. Or, pwede ka rin naman, kung matalino ka, iba naman, gano, walang pera, kahit sa church, ginagawa natin yan eh. So, kunwari, si, gusto kong tulungan si, kunwari, si Julia, kasi wala akong pagtulong. So, hahanap ako ng tutulong sa kanya. Ganun yun. Amen? Yun. So, kung anong blessing mo, matalino ka, anong gagawin mo sa talino mo? Nasa lalili mo lang. Ang tulong mo, madalas pag matalino ka, teacher ka dapat. Amen? At kaya basta wala tayong teacher dito, babae ako eh. Pwede ka magturo in such a way na sa Bible, sinasabi yung mga old ladies doon, diba? Tulungan mo yung mga teach the younger ladies, diba? To love the Lord, to love their husbands. Sinasabi doon eh.
So, paano tutuluan yun? Eh, dapat po may church pa sa ladies. Hindi na kailangan yun. Andyan lang, kunwari, nag-ano dyan, nakita mo na si Mom Joy, nakita si, kunwari, si Juliana, hindi tumutulong. Kumuha mo na, alam mo, Juliana, iha, okay? Alam mo, mamahalin ka ng asawa mo, pag ikaw marunong, ganyan. Ano, turuan mo. Kaysa naman manggaling sa lalaki yun, eh, ano mo, alam mo dyan, di ba? Turuan mo, pakita mo rin na ikaw ay dapat mahal na mahal kang asawa mo. Yun lang yun, yun ang mahirap. Pero kaya mo yun, amen? Amen. So ano naman, ano yung mga blessing nyo? Example na tayo kanina, kung pinagpala ka ng ano man yan, pera, talino, lakas, okay? Gamitin mo yung lakas mo. Amen, laki ng katawan mo. Yung mga babae ko, pinagbuhat mo ng mga ano. Amen? Langit naman. O kaya ano, kung ating magaling kang mag-lead, oh, i-lead mo na kahit mahirap. Amen? Tsagain mo sila. Ano pa? Ayan, kailangan natin madalas dito, yung mga nag-aakay dito. Ikaw, medyo friendly ka, ganyan. Gamitin mo na yan, pagka pogi mo, tsaka pagka maganda mo. Amen? Alam mo, kaibigan mo naman yan. Di akay mo na sa church, kasi mapahamak yung kaibigan mo. Amen? So, meaning, gamitin mo kung ano yung blessing sa'yo na binigay sa'yo, gamitin mo yan para tumulong at kumuha ng tulong. Okay, so tapos na tayo. Pero mayroon pa akong last point sa ating conclusion. Kasi hindi na tapos dito, hindi ko na pala si Asher. Pero mayroon na naman siya address dito sa kabuuan ng Israel. So, starting 26, okay, bumalik sa Diyos. Okay, ang dami ng blessing ng mga tribes, 12 or 13 tribes. Sabi dito, nasa ating kanina to, ang pinuli niya dito, of course, ang Diyos. Okay? Sabi ni Moses, there is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help and in his excellency of the sky. The eternal God is thy refuge. Gusto, wala akong matiran. Tumira ka sa Diyos. Pwede ba yan? Sabihin siya yung dapat mong publihan. Ano ba yung publihan o sandigan? And underneath, ito yung kanta natin, di ba? Everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Ay sabihin ng leaning siya, nakasandal ka, ang lakas niyan eh. Sabi nga, wala na si Brian eh, no? Ito na lang ating muscle man. Ay si Brad eh, ito eh. Sarap ng, ano di ba, kung ano man yan, kailangan ng tulong. Kung malakas yan, kaya-kaya ka niyan, di ba? Sabi ito, sa Diyos ka, humingi ng tulong. We shall trust out the enemy. May kalabang ka. Ayun, space natin last time, di ba? Yung pinapunta ko rito. Sabi dito, and shall say, destroy them. Intindi ng Diyos, may kalabang ka. Tapos yan sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Israel then shall dwell safe and alone. So pag wala kalaban, safe ka. Dito ka na sa last. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee. Ang saya mo. Ang tindi mo, wala kang katulad. Bakit daw, O people, saved by the Lord? Kung ligtas ka, tindi mo, di ba? Mayroong ilalakang ko yung mga dating ang opisina. Sorry, medyo tumagal. Tapusin na natin. Pero hindi ako narutuwa sa ano nila eh. Kasi parang naalala ko, nag-brown out. Ano ko, narinig sa mga ano nito. Ginagawang katatawanan tayo eh. Sabi, nag-brown out lahat ng yung ibang room namin. Kami lang hindi nag-brown out. Alam niyo sabi? Anak ng Diyos! Wala ko lang eh, no? Pero at least alam nila yung Diyos, alam nila yung anak ng Diyos, yung privilege, di ba? Mm-hmm. Ang di ko na gusto siya, parang ginagawang kalokohan, di ba? Doon pa sa brown out. Eh, nagkataon lang yun, may mga UPS kami, iba wala. So, IT group kami. Anyway, doon ko itong mga to. Anak ng Diyos, pero yung totoo, wala kang katulad. Amen. Pag ikaw anak ng Diyos, ligtas ka. Amen? Amen. E dapat masaya kayo. Ha? Ligtas ka. Ligtas ka ba, Stephen? Ikaw, happy. Kapag parang di kayo masaya? Pagkabi ka kayo. Ikaw, Justin. Ligtas ka ba? Masaya ka? Ikaw, Ate Len. Ligtas ka ba? Kapag di kayo masaya? Eh, simamat pa kayo. Sige, gagawin mo isa. Gusto ko sabihin, amen, ang Diyos ang nagliligtas. Amen. And then, dinescribe ang Diyos dito na shield of thy health. Eh, pag ang Diyos na nagsalag sa'yo, kahit anong lumilindol na,
Ano ba? May gera na dyan. Pero Diyos na tumutulong sa iyo. Parang si Jeremiah, lagi nakakalimutan na yun eh. Jeremiah, nagulpi siya. Pero bandang muli siya yung buhay eh. Yung iba, patay eh. Yung mga gumugulpi sa kanya, patay lahat yun. Yung mga hari. Lalo na yung huling hari, si... Sino ba yun? Si... Sino yun? Yung huling hari. Si Karaya na sa utak ko, hindi. Si sino man yun. Binabi yung pangalan niya eh. Isla. So binulag yung binulag. Sino man yun. Gusto ko sabihin, pag ang Diyos ang tutulong sa'yo, ano? Let us know how to properly give and give help primarily to the Lord and His people. Okay, so kung may tutulungan kayo, huwag yun ang unahin yung unsaved, ha? Kunwari, si brother din, pinagpala. Unahin ko kayo yung mga, minsan punta ako sa mga, mga mahirap na tao dito. Nauna pa yun. Dito lang, marami na eh. Amen? His people, God is the best in helping. Amen? Yun ang message natin. Kaya ngayon, alam nyo na kung paano tutulong. Magpatulong tayo sa Panginoon, yun ang masaya eh. Yung iba, nagiging pabigat sa kanila, tutulungan yung iba. Pero kung pare-pare tayong nililid ng Panginoon, masaya actually yan. Amen. Nakatulungan ka, ay saya, nakatulong ako, masaya. Amen? Amen. Nakamiss na. Let's pray, Panginoon, maraming salamat. Matagal lang kami. Pray, Panginoon, tumigo sa aming utak at puso, Panginoon, ang topic namin for the last four sermons, Panginoon, ang magkatulungan kami. Ultimately, kayo po itutulong sa amin. Hindi namin kaya tumulong, Panginoon, pwede kami natulong sa inyo. Wala tumutulong sa amin, Panginoon, isipin namin bakit. But ultimately, sa inyo po kami hihingi ng tulong. Tulungan niyo po ang bawat isa. So, saan kami nagkukulang, Panginoon, sa talino, sa pera, Panginoon, sa lakas, Panginoon, sa opportunities, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tiwala kami, Panginoon, sa inyo. Hingin kami ng tulong at magtiwala din naman. Na kayo po itutulong at gawin namin yung mga naintindihan namin dito, na naaral namin. Panginoon, even ako, Panginoon, tulungan niyo po ako, Lord, sa pagkakataon na ako po hindi sapat ng aking service, for example. Kaya magaling magsalita, Panginoon, but I pray na magpalayan ang bawat sa dito. Hindi lang akong lingkod, hindi lang ako talino. Lakas, Panginoon, even other resources para magkatulong ako kami. Hinapot, Panginoon, kayong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.